kung pupunta ka doon sa ano sa isla, nandito yung production designer namin si Erway na sa likod. Kung pupunta ka doon sa isla, ang tawag doon, ang ibang mga ano, ang ibang mga buildings, although yung dati pang mga infrastructure, binago na. Bago na. Eh, it's napaka-specific na requirement ng script ni Sariki na 1940 at 1941. So, kailangan yung mag-research. Mag-research na dapat sakto yan sa ano yun. Pati yung mga damit, pati yung mga kanta, pati yung paano sila gumalaw at magsalita. Dapat yun ay well-research. So, paano mag-fiesta? Paano ba sila nag-ilibing? Paano ba sila nanganganak? So, yun lahat ng yun. Dapat well-research na. So, honestly, nakaka-panic, pero I think we're all passionate about the project, so tulungan ito, so sana magawa na. Like yung, sumukwento yung, like yung paglilibing, dalang ritual. Yung paglilibing kasi nila, tawag doon, open casket siya, tapos ang dami nilang nilalagay ng mga wreaths, ng mga bulaklak, tapos it's a grand ceremony. Tapos dahil para mailibing siya, yung cemetery kasi para sa mga may sakit, ihiwalay pa doon sa kung saan sila nakatira. So ibabangka pa papunta doon sa cemetery. Sabi ko nga, it's very poetic, very cinematic na it recalls to mind a Palawan image, yung manunggul jar na sa ibabaw ng manunggul jar. Ito yung scene of death na yung inihahatid nung patay yung kanyang kaluluwa sa kabilang ibayo ng buhay. So parang ganun na ganun yung ano yung eksena, nakapangilabot talaga. And right, it's right there in front of you, happening. So sabi ko, pag na-recreate lang yung kahit winner, hindi. So hindi siya true to life, pero totoo siya. Based on totoong experiences. Wala kaming detalye na nilagay o ilalagay sa kwento. Hindi totoong nangyari. Kaya lang pinag-compose it. Ako? Well, unang-una nang galing na ako sa Culion. May ginawa kami yung project ni Lino Broca dati, huwag sa lingin ng sugat. Hindi na ituloy ni Lino kasi 2 weeks before mag-choose na kami doon, namatay siya. Pero nagpunta na kami ni Lino doon at nag-interview kami. At that time, wala pang cure doon sa mga may sakit. So nakihalubilo kami, ginawang excerpt doon sa pelikula. Eventually, si Boy at Leon took over. Pero nung nagpunta kami ni Lino, gumala kami at nag-interview kami. So, nung paman, may soft spot na ako dun sa lugar story. Kasi napuntahan ko na siya. At nakita na namin yung mga nandun. Kaya, madali naman akong nag-yes ng inalok eh. Kasi from in-between workshops ako. So, kaya kong magpili ko lang ngayon. Katatapos lang ng workshop. At sa May pa yung susunod. So, tama-tama naghahanap ako ng project na gagawin ko. Gusto ko magsulat muna bago mag-workshop. Ganun po ba talaga?